Magandang gabi sa lahat ng fans ni IVANAbird. O di kaya, mga napilitan na lang mamanood kay IVANA dahil nandito kayo ngayon sa habulan o takbuhan ng premiere. Kawawa, napilitan sila. Okay, so this is day 7 ng ating si IVANAbird. Sa puntong ito, nagtataka na yan siya dahil tapos na yung kanilang sugat. Tapos, since medyo malalim, tinutukan ko ng camera at nilagyan ko pa ng torch. Kaya ayan, nagtataka na siya. Silip na siya ng silip. At saka, masyad na rin akong nilapit ko na nagpuno yung aking camera. Kaya di na siya makalagay. Maliban sa may ilaw na, ayan, silip siya na silip talaga. May ilaw na, malapit pa ng sobra sa kanyang pinto. Bukas, mas malapit pa ang gagawin ko. At baka, IVANAbird, baka masira ko pa yung pinto mo dyan. Lalapitan ko ng sobra yan, halaka. Ayan, wala pa silang itlog ng day 7. Day 7 tayo ngayon, wala pa silang itlog. Sana bukas 8, magkaroon na ng isang itlog yan. Sana lang. Kasi 45 days lang yun sila, tapos na yun sila. O, mag-hi ka naman, kaibigan IVANA dyan sa mga tao sa baba, na hinahanap ka na nila. Laka, noon, bago ka bumalik dyan sa puno, may nagtatanong na nasaan si IVANA. O, nakikinig siya, oh. O, ngayon, nandyan na si IVANA. O, say hi. Mag-hi ka nga. O, di ba? Silip siya ng silip. O, taray. Ang ganda ng kulay niya, no? O. Di ba? Ang napaka-shiny yung kanyang balahibo. Ang galing. Naano talaga siya, nasisilaw yun sa silaw. Akala ko hindi na siya papasok ulit sa puga dahil nilagyan ko nga ng torch. Yun pala, pumasok pa din. Sige. Hindi talaga mapakali. Mapakali si Bon. O yan, nangano na. Lumabas na talaga. O, sisilipin na talaga niya yung aking camera. O. Yun. Inaayos pa niya yung kanyang ano. Baka bukas yan, day 8, baka magkaroon na talaga yan ng itlog. Kasi ang video na ito, kinuha ko ng umaga. Tapos hapon, hindi ko na sila ginambala doon. Bukas ulit ng umaga, tingnan ko baka day 8, baka magkaroon na sila ng isang itlog. Baka lang. Tingnan ko yan bukas. Umaga ulit ang aking silip. Para maghapon, hindi sila magambala. Hello? Hello? Hello, hello? Ito na yun, mga ngawayan siya ngayon. Mga ngawayan. Silip siya ng silip. Then mga ngawayan, ha? Mabuti nga, hindi masyado nilang nilagyan ng parang kurtina. Hindi katulad nung, o yun, nangangaway na siya. Ay. O, sige lang. Ganyan ka lang dyan sa loob. Nung pinakaunang Paris na nagpupuga dito, dinudukot ko talaga yung itlog nila noon. Tapos may nagsabi sa akin na huwag ko na dukutin kasi pag nahawakan na daw ng tao, hindi na bumabalik. E di binalik ko sa loob. Ako hindi na, magmula nung ibinalik ko, eh hindi na ako naniniwala talaga na pag nahawakan, eh hindi na balikan. O yan o, nangangaway na o, nandidila.
Oh, di ba? Meron di dila. Sabi niya, wey. Wey, nandito ako. Sabi niya, di dila siya. Oh. Oh, mayroong ibon. Tapos ang sabi, huwag daw hawakan para daw balikan pa ng nanay. Eh, hinawakan ko na hinawakan. Pati yung naging sisyo na, hinahawakan ko pa rin. Hindi naman sila, ano, hindi naman sila lumalayas. Kaya, pero yung ibang mga ibon, na ano namin yun, sa bukid pa kami. Ay, bukid daw kami. Yung maliliit pa kami, ganun ang ginagawa namin. Nawak-hawakan namin yung mga itlog. Nawawala nga sila doon sa kanilang pugad, inilipat siguro nanay. Pero ito, hindi talaga. Hanggang ma-ano na lang, lilipad na lang yung mga sisi nila. Kahit anong hawak ko sa mga itlog na yan nila, hindi talaga sila umaalis dito. Ano kaya yung ginagawa ng mga itlog? Bakit kaya hindi ito, ano, hindi nila tinatantanan yung aming kamilya na maliit sa balkoni? Sabi nga ni Siri, ano kaya yung kahoy na yan? Napaka-attractive naman sa mga ibon. Ay, diba? Kung noon, medyo may kalayuan ako sa kanilang magbibideo. Ngayon, talagang andyan na. Parang isinisiksik ko na yung camera doon sa loob. Bukas, gagawin ko another, ano pa talaga. Hilapit ko pa talaga ng sobra na bahala. Kaya masigla talaga yung bahay niyo. Ba't kayo dito nagpupugad, ha? Hindi na talaga siya mapakali, hindi na sila makatulog dyan dahil nagtataka sa aking, ano, sa aking ilaw. Pero hindi ko naman sila masyadong inabangan maghapon para hindi sila, para hindi na sila ma-stress ng sobra. Ano lang yan, nakatutok lang yung camera ko ng mga kulang-kulang 2 hours. Tapos tinanggal ko na. Kasi kung baka naman lagyang sobrahan ko ng oras, baka naman ilalayas na sila, ma-stress na sa camera ko. Diba? Eh kung palagi ko ilagay, hindi na yan sila babalik dahil hindi na nga sila makapagtrabaho. Isilip na lang ng silip. Oh, kawawang ibon. Parang nagtataka talaga sila. Oh. Ayun, so shout out sa lahat. Ayun yung isa sa likod. Oh. Dalawa na sila dyan. Oh, ayun yung isa. Patago-tago yung isa talaga. Eh. Humaharap tapos yung isa naman sa likod. Eh, medyo patago-tago. Sige kayo. Oy. Shout out sa lahat. Malapit na matapos. Ano na. Abangan ang day 9. Oh. Day 7, day 8 pala. Yan, every day ko 'yan silang gagambalahin diyan hanggang apat ng 45 days. Okay, bye-bye. Tapos na po. Bye 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 IVANAbird. Bye. Salamat po.